Based dun sa ranking ni Sir B-Boy, pag maganda yung laro, A+. Plus. Then A tuldok. Then A. Oh. So ito yung mga consistent. So muna tayo ngayon dun sa rueda ni Sir B-Boy. Tignan daw natin doon yung ano nila, recordings nila. Meron naman daw tao doon, i-explain sa atin kung ano yung mga nakasulat doon sa whiteboard. Mahigit i-explain niya, baka sakaling may matutunan tayo. I-explain nila kung ano yung nakalagay doon sa whiteboard about sa recording nila. Baka sakaling pwede rin natin i-adapt sa sarili nating farm in the future. No? So yan, tara, muna tayo muna doon. So, nandito tayo sa rueda, another part ng rueda ni Sir B-Boy. Nandito lahat ng championship trophy na meron siya. Sobrang dami. Sobrang dami kung mapapansin nyo. Mula sa... Puro malalaki to eh. Puro malalaking trophy to. Ibig sabihin, hindi lang siya small event, no? So, malalaking event to. May meron sa Araneta. Pasay City Cockpit. Araneta Coliseum. Iba-iba yun. Oh, puro karami. Mga big event eh. Mandalo yung Coliseum. Napakagaling na breeder ni Sir B-Boy, no? So, napakabait ng mga tao niya. So, ito yung mga... Ito yung mga additional na hinahanda nila para sa mga next na laban na mangyayari. So, yung iba dito pure yata. Kasi... Naglalaban sila ng mga pure na puti. Testingin ulit. Oh, saka subok na nila na ano, na puro no, na pwede pala ilaro ang mga pure nila. Depende sa. So currently nandito tayo sa rueda ni Sir B-Boy and ito yung mga hinahanda nilang mga manok. So, kung mapapansin nyo, ito daw yung whiteboard na binanggit kanina ni Sir B-Boy. So, titingnan nyo. Ito yung Slim Binoy's 1/4 Johnny Jumper Kelso, Dingper Kelso, or kung ano man, and Super Sweater. Currently, one times win na siya. And then, ito yung mga time na ibinitaw sila. And based dun sa ranking ni Sir B-Boy, pag maganda yung laro, A+. Plus. Then A tuldok. Then A. So ito yung mga consistent. Bali wala kayo dito sir na ano no, mga B. Ibig sabihin B minus yung pinakamahina. A na talaga. Regular na. Regular lang A. So bihira pala talaga yung ano, may A plus. Ito. Talagang grading ano? Grading. Talagang grading, hindi lang basta ano, bitaw tapos ipak. Pero paano yung masasabing A plus yun? Ang isang super malo.
madaming eggs ang nakasalang currently dito sa kanilang setter and hatcher. So ilang batch din yata ito na ito. So ito iba. Yung iba wala pang laman. Schedule nila. Ah, okay. First candling nila, second candling, tapos yung hatch. 212, katulad nito, 212, December 9, 2020. So, sobrang systematic dito. Kailangan recorded lahat. So ito yung mga natirang mga CCO na late na napisa. So hindi na to itutuloy. Kaya hindi na tutuloy ito, no? Mamamatay na lang dyan. Mamamatay na lang yan dito. Hayaan na lang, no? Ayan. Yung ibang mga CCO, na, saan na pupunta yung mga CCO kaya after mapisa? Dito. Ah, dito. Paano pumunta dyan? Ano nga? Bob! Naman tayo ng kuya. Silip lang tayo. Okay. So, ito yung brooder house, no? Ito yung brooder house ni Sir B-Boy. So, medyo malalaki na yung mga siso na naman dito. Ayan. So, mga balay mo na sila. Hanggang kailan sila dito? Ah, okay lang. Sige lang, okay lang. So ito yung mga sisiw talaga, yung bagong mga pisa. Oh. Ayan, meron sila mga markings na sa ulo. So iba. Ayan. So limited lang yata yung bilang yung ano to, sisiw na mga nandito kada kulungan. Oh. Box box. Ha, per box? Per box. Grabe. Iba. Gano'ng karami nandito kaya kuya? Estimate mo. Dito. 4,000 yata. 4,000? Grabe, ang dami. So yan naman, after neto, ililipat sila sa mas malaking range. So meron silang area sa labas. Outdoor pen na nila yun. Doon yata muna sila mag-stay ng ilang ano, kung ano man duration nila doon, tapos tsaka sila ililipat. So advantage talaga may malaking area kuya, no? Yan. Daming CCO dito. Yan naman, no? Tsaka maganda yung ventilation kasi wala kayong maaamoy na ano dito. Amoy sisiw na kung ano man, amoy manok, hindi. Okay, okay dito. Tsaka hindi ka pagpapawisan. So, isang indication yun na
Grabe, ang daming bakante pa dito. So ito pa yung mga pinapagawa pa Sir B-Boy dito. Okay. Iyak lang dito pre, madulas eh. Ito lang tayo dandaan. Asan talaga kuya? Yan. So ito yung another fence nila, Sir B-Boy. Para sa mga sisiyo nila na na-win na, no? Yan, bago nila ilipat sa range dito muna. Para hindi mabigla. Yan, no? Grabe, ang daming facilities dito. Okay. Ito yung wing band team nila, no? So, sistema nila dito, wing banda nila. So, tingnan natin kung paano gagawin nila. Personal wing band ang inilalagay niyo, kuya? Wow. Okay, ayan. Green. Okay. So green daw. Okay. Color coding na pala to. Hindi ba mahirap mag-wing band, kuya? Masakit din sa kamay pagka maghapon. Ano na? Masakit din sa kamay pag maghapon na rito. Pwede makita yan, kuya, yung anak. Ayan, pwede ba makita? So, ganito. Ito pala pagka na-wing band na. Eh, anong buwan na ilang ano na edad nito, kuya? Local. 1 month na mayigit. Ah, 1 month na mayigit. So, 1 month na. Lahat ng manok nila, Sir B-Boy, nilalagyan nila ng personal wing band. Yan, so, balik na natin to. Kuya. Regular nila ginagawa yan. Nakawala. So, balik ko. Sa mga breeding pen niya dito, kuya.